Huwag kang mape-pressure dahil hindi naman contest ang buhay. Hindi naman required na dapat mas magaling ka sa kanila. Hindi mo kailangan higitan yung iba. Hindi mo rin sila kailangan sapawan. Focus ka lang sa buhay mo dahil hindi mo nakakalaban lahat ng tao. Ang kalaban mo ay ang sarili mo. Kaya kailangan higitan mo yung mga nagawa mo noon. Mas mag-i-improve ka kung gagawin mo yan. Kaya kumanda makalang. Relax lang. Hindi nadadala ang kayamanan sa langit. Tama po yun. Kaya huwag nang mangarap at magpursige, umasenso. Mali naman po. Wala pong masama mangarap, umasenso at kumaman. Basta huwag lang kakapitan, huwag sasandalan, huwag sasambahin ang pera, at huwag ilalagay at pinakamataas na priority sa buhay. Dapat willing kang bitawan. Dahil ang purpose niya talaga ay iwanan o ipamana sa ating mga mahal sa buhay. But more than the material wealth, ang mas importante pong ipaman ay yung training at wisdom o karunungan kung paano mo siya nagawa. Dahil ang yaman ay walang kwenta sa kamay ng taong mangmang. Isipin nyo, maraming nanalo sa loto ng million-million bilang ka lang ng ilang taon at hirap ulit. Marami rin mga negosyante na nalugi ng million-million at lumagsak. Pero bilang ka lang ng ilang taon, namamayagpag na ulit at ang yaman na ulit sa iba pang negosyo. So, hindi pera ang nagpapayaman sa tao, kundi karunungan. So, at the end of the day, ano ba ang gusto mong iwanan at ipamanan sa pamilya mo? Kayamanan at karunungan o kahirapan at kamangmangan? The choice is yours. Sana makatulong. Mga kaibigan, family members, sa ating mga negosyante, ayan ang unang-unang hindi susuporta sa'yo. In fact, lalaiting ka pa niyan. In fact, pagtatawanan ka pa. Sabihin sa'yo, ano alam mo dyan? Bakit nagbebenta ka ng kung ano-ano? Sinubukan ko na magnegosyo, hindi naman nag-work out, bro. Sayang lang ang oras mo, sayang lang ang pera mo. Sasabihin ko na sa'yo, huwag kang makinig. Family members, friends, always would want safety for you. Pero ang success nasa labas ng safety yan, kailangan mo sumugal. Kaya huwag mong pakinggan. Huwag ka magalit. Kasi unang-una, concerned lang yung mga yan sa'yo. Although, may mangilang-ilang dyan, crab mentality. Takot kasi na mag-succeed ka kasi masasapawan mo sila. Pero sabi ko sa'yo, mag-focus ka sa goal mo. Mag-focus ka sa business dreams mo. Dahil, truth be told, sa ating mga negosyante, ganun talaga. Ang una mong ooferan, mga kapamilya mo, mga mahal mo sa buhay. At sila rin talaga. Drop it.